Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris, itago nyo na lang po ako sa pangalang Des. Tambalanista since 2017 mula dito sa Caloocan. Sumulat po ako para humingi ng payo. Nahihirapan po kasi akong i-handle ang relationship ko sa ngayon. 15 years old lang ako nang maging boyfriend ko si Jed. Fourth year college na kami ngayon at we have been together for 6 years. Jed is a walking green flag. Yung tipong kapag laging o naging boyfriend mo, pakiramdam mo, tumama ka sa loto. Gwapo, matangkad, matalino, at talented. Maganda din ang sense of humor kaya dahil napapatawa niya, mabilis maging komportable sa kanya ang mga tao. Mukhang mayabang siya sa simula, pero kapag nakilala mo na, mabait at kwela. Minsan nga lang, sa sobrang pakikisama niya, nakakaramdam na ako ng selos. Minsan din, may nakita akong name ng girl na sinearch niya sa TikTok. Sabi naman niya, nag-viral daw kasi yon at na-curious lang siya. Binusisi ko yung watched history niya at may ilan pang babaeng nandun pero halata namang dumaan lang sa feed niya. Tsaka kahit naman pala hindi mo pinanood yung buong video, basta dumaan sa feed mo, sasama siya sa watched history mo. Mahal naman ako ni Jed at ipinaparamdam niya sa akin yon ng walang mintis araw-araw. Proud siya na ako ang girlfriend niya at ipinapakita niya yon ng harapan. Sinasabi din niya lagi na hindi niya ako ipagpapalit kahit kanino. Yung pag-ibig daw namin, hindi basta-bastang mabubuwag nino man. Sigurado daw siya na ako lang talaga sa puso niya. Pero ang tanong, bakit hindi ako makampante? Bakit pakiramdam ko nagsusugal ako? Yung tipong sa isang iglap, pwede akong matalo at malusaw lahat ng pinuhunan at tinaya ko. Bakit gano'n ang pakiramdam ko kahit alam ko naman sa sarili ko na ang pag-ibig ay isang malaking sugal? Nicole and Chris, bakit hindi ako mapakali? Sa totoo lang, mas kampante pa ako sa sports betting app na Arena Plus kasi kahit alam kong tataya ako, mag-e-enjoy naman ako. Lalo pa ng Arena Plus ay lisensyado ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR. Kaya alam mong legal at safe for all users. Sa Arena Plus, kampante ako. Kay Jed, hindi. Sa loob ng 6 na taon, hindi pa naman ako dinaya ni Jed sa relasyon namin. Pero bakit lagi ako nangangamba na sa huli malulugi ako? Importante kasi sa akin yung sasabihin ng ibang tao, yung mga miron sa paligid namin. Gusto kong lagi nalang makita na lamang ang pag-ibig ni Jed sa akin kesa sa pagmamahal ko sa kanya. Hindi dapat tabla. Dapat, liyamado siya. Tambalan, alam ko namang nagmumukha akong selfish dahil sarili ko lang ang iniisip ko. Pero ang totoo, ayoko lang talagang madehado. Papaano ko po ba aayusin itong mindset ko? Maraming salamat po sa inyong payo, ang inyong tambalanista, Des.
Hi, Desa! Alam mo, ang dami mong problema na nanggagaling lahat sa isip mo. Oo, 'di ba? Nanggagaling lahat sa mga worries mo na hindi naman dapat at hindi naman nangyayari. Alam mo, hindi lang ito in terms of love life, Des, ha, but life in general. Kapag ka tayo po ay masyadong maraming iniisip, maraming mga worries na hindi pa naman nangyayari, ang ending sa present, hindi na tayo masaya. 'Di ba? Ganun ang ako para sa akin, partner, ganyan 'yung nangyayari kay Des and ganyan na nangyayari sa ating lahat. Kapag halimbawa nag-worry tayo about something. Kanyari, ito, si Des. Nag-worry siya. Naku, baka hindi makita ng mga tao na mas mahal ako ni Jed kesa ako. Naku, baka mamaya. Kaya siya nanonood ng mga babae na nag-trending kasi sa totoo lang, hindi naman niya talaga ako mahal. Naku, kapag ka ganito, ano kayong mangyayari sa akin? Ano kayong kakaisipin ng ibang tao? Lahat yan, Des. Hindi pa nangyayari, Des. Des! Gigil mo si Nicole. You gigil me kasi I'm also like you. Relate ako. So itong message ko for you, Des, is also a message to myself and everyone else na nagwo-worry too much. Ang hirap maging worrier. Sa totoo lang, partner, ang hirap na, alam mo, ito yung mga moments na hindi naman ako masyadong maingitin pero naiingit ako kay Christopher na chill lang. Diba? si partner kasi parang feeling ko pag binato mo siya ng problema, ang gagawin niya, wala. Nakain! Iinom ng tubig and precisely, wala. Kasi for him, parang, okay, problema, o tapos, edi harapin. O, diba? O tingnan anong natin, mo? Anong gagawin natin, diba? Problema mo yan. Correct. And parang kumbaga kay partner, meron na siya kagad acceptance, ganon. May mga ibang tao na worrier, katulad namin ni Des, na hindi muna ina-accept na, ah, okay, may ganitong pangyayari, na okay, may ganitong ganap, ganyan. Nag-a-advance isip na ulit. Minsan problema talaga namin itong matatalino. Kaya ayoko maging matalino. Oo, kaya minsan ang problema. Doon lang tayo sa chill. Sa pangkaraniwan. Huwag tayong maghangad na maging sobrang matalino. Ganito po ang epekto. Minumulto ng sariling isip. Totoo. Kasi tingnan mo si Des. Tingnan mo. Ang dami-dami niya iniisip. Pero kung titingnan mo yung ano, kung titingnan mo yung buong picture, sa totoo lang, Des, wala kang problema. Tingnan mo. Lagi kang ina-assure ni Jed. Tingnan mo. I mean, there's nothing really wrong with the relationship. Sabi mo, o di, iniisip ko baka nga dun sa watch history, partner, baka nga may something. Eh, pero hindi eh. Hindi naman yun. Tsaka talagang dadaan at dadaan yung mga ganyang klaseng mga feed sa atin. So, hindi rin siya issue. So, ang issue dito ay yung utak ni Des na ang daming iniisip. Pero buti na lang, Des, good for you. May mga bagay na nagpapakampante sa'yo. Yun naman ang mahalaga, di ba? So, kung medyo aligaga ka dito kay Jed na kailangan mong asikasuhin sa isip mo na dapat kumalma ka, good naman na sabi mo nga, nabanggit mo nga kanina sa kwento mo na at least Arena Plus kampante ka. It's an online sports betting platform. Pero mas kampante ka dito. Mas kampante ka, bakit? Sabi nga natin, PagCore. Under, yes. PagCore. Kapag ka license ng PagCore, alam natin na legal and secure gaming environment for all. Correct. Very good ka doon sa part na yon. Na naniniwala ka na, ah, okay, sa Arena Plus, licensed by PagCore, kalma ko. Ayan, at least may mga magpapakalma sa'yo. Oh, diba? At least nahanap mo yon. Buti na lang, di ba? Nabanggit niya kanina sa kwento ng mahiwagang burnay, di ba, yung Arena Plus. Mukhang ano eh, suki siya nito eh. Mukhang suki. Tama din naman yan. Sa mga nagtatanong po, ano ba itong Arena Plus na binabanggit kanina pa ni Des? Ito lang naman eh, ang pwede mo nga stream na live games. Correct. Na local at international. Naku, talaga namang siguradong magugustuhan mo correct. Ito. Correct. Ito, ano feeling ko, partner, kay Des, kasama niya si Jed nanonood. Diba? Ng mga ano. Di mas mga masaya live yun. Di mas masaya. Ganyan ka. Yan ang atupagin mo kasi yung may tinitingnan kang feed ng mga babae na wala lang naman kay Jed. Oh. Diba? Naku, napakaganda pa nito. Star-studded ang lineup ng Arena Plus official Astig endorsers. Katulad Dino. Nandyan ang ating Pinoy basketball sensation na si Scottie Thompson and yun. The Phil-Am basketball star na si Jordan Clarkson. Oh, samahan pa ng tambalang Chris Chopper at Nicole Yala. Oh, ikaw talaga, na talaga. Talaga namang astig na astig. Kaya para po sa lahat
lahat, it's important to download Arena Plus app. Available po yan sa App Store or Google Play. Pwede rin pong panoorin sa arenaplus.ph. Arena Plus, astig sa sports. So in this case... Ay na po. In this case, kung paano ka nakakampante sa panonood sa Arena Plus, sa sports betting app na yan, dapat ganun din sa relationship mo with Jed. Nahanap mo nga ganun sa Arena Plus, eh. Di i-apply mo din sa sarili mong buhay. Totoo, di ba? Minsan yung problema natin, nahanap natin sa iba, pero sa sarili nating buhay, hindi mo mahanap. Koreka, alam mo... ilang beses na, alam mo, sa totoo lang, yung ganitong partner, yung eksena ni Des, it takes time and it takes practice. Yung to stop worrying. But it is always being reminded sa mga nababasa nating inspirational books, inspirational quotes, diba? Videos. The videos, diba? Ng mga ganyan. Ano ba kasi mga pinapanood tsaka binabasa mo? At ang mas nakikita mo yung mga nega kaysa yung positive. It will take time kasi ako, partner, mahilig ako magbasa ng inspirational books, eh. Na nagbabasa ng inspirational books kapag ka nakakaintindi utak ko kasi hindi ako nakainom. Or manonood ng, kapag ka feel ko na parang gusto kong makalma yung puso at isipan ko, manonood ako ng mga inspirational videos. Pero kahit na ganun, partner, marami pa rin instances, marami pa rin instances that I still worry. Minumulto ka sa isip mo. Na may ganun. Kaya nga sabi ko, ano ba tong katalinuhan, Lord? Minsan hindi siya maganda. Charot. Hindi, pero may ganun. So it will take time and it will take practice. Totoo. Basta yun. One thing's for sure, based on your kwento, ha, kung meron ka mang ibang hindi sinasabi sa amin, Des, baka naman may hindi ka nasusplok sa amin, di ba? Based on your kwento, Jed is okay. He loves you. Mm-hmm. He has given his assurance. So wala tayong problema dito. Totoo yan. Try mo mag-zoom out. Ha. Pakinggan mo itong kwento mo ngayon mismo. Kasi kapag nasa loob ka, hindi mo nakikita, eh. Masyado. So ngayon, inilabas mo yung kwento mo, pinag-usapan natin sa radyo, pakinggan mo. Tama. Para makapag-zoom out ka ng konti at makita mo, ay, ito pala yung nangyayari sa relasyon ko. Kahit hindi ako kampante sa nangyayari sa jowa ko, pero kampante ako sa nangyayari sa iba. For example, yung Arena Plus nga. Yes. Diba? So ngayon, i-apply ko ngayon, ano yung mga bagay na nai-enjoy ko sa Arena Plus na pwede ko ding gawin sa buhay ko. So hahanapin mo yon. Find joy in your relationship. Yes. Ano yung gusto mo kay Jed? Ano yung gusto mong ginagawa ninyo? Yan. Kasi maaari nakalimutan mo na yun. Correct. Eh. Ang nangingibabaw, na-overshadow ng multo sa isip mo. Yes. Diba, nagkakaroon ka ng overthinking, which is actually harmful to yourself and to your relationship. Correct. Yung overthinking mo na yan, pwedeng mag-cause ng so much stress. Mm-hmm. And yung stress can cause many sicknesses na ikakapangit mo. Yes. Na magiging dahilan ba't naghihimala yan ni Jed? Iwana ni Jed. Imagine the ripple effect. Diba? Correct. So, kunti-kunti mong isa-isahin yun. Mm-hmm. Ano yung mga bagay na gusto kong gawin? Yes. Ano yung mga bagay na gusto namin gawin together? Tama. Na mas masaya? Na-enjoy namin instead ng worrying about, yes, meron ba talaga siyang iba? Ano sasabihin ng ibang tao? Then, saka yung part na parang mas gusto mong makita ng ibang tao na mas mahal ka ni Jed versus mas mahal mo siya. Para saan yun? Sorry, medyo natawa kami. Alam mo, walang paki yung mga tao doon. Oo eh. Diba? Parang, alam mo, ako, partner, makakita ko ng kunyari couple, let's say, sa office, ganyan. I guess I get it. Sige, tatry kong intindihin na. Kasi ang question ko talaga dito, this is, para saan? Ano tong pinaglalaban mo? Diba? Pero ang eksena ko dito is, kunyari, may makita kong couple, real life couple dito sa office. Mm-hmm. Mas kita ko na si guy, mas maasikaso kay girl. Mm-hmm. Diba? Kunyari, ganyan. So, maiisip ko, as an outside person, na, wow, maasikaso si guy. Bongga. Swerte ni girl. Hanggang doon na lang siya. Alam mo yun, yung pag-uwi niyan, mamaya. Pag-uwi ko, na yan. Correct. Pag-uwi ko mamaya, meron din ako sariling buhay. May sarili din ako atupagin. May sarili din ako love life. Diba? May sarili akong kakainin. Wala na akong pakialam dun sa office, real life office couple na yon na mas malambing si lalaki kaysa sa babae. So, wag, para saan? Nalalaki ako sa'yo. Para saan? Para isipin mo yung, gusto ko isipin ng mga ibang tao na mas mahal ako ni Jed pa kesa sa, para saan? Ang feeling mo ba ngayon, artista ka? Sorry na, Cesar. Parang medyo nagalit ako sa part. Ang feeling mo ba ngayon? Ginigigil mo si Nicole. Hindi kasi. Tinitrigger mo eh. Natitrigger ka, ang dami ko ng worries. Alam mo yun, ang feeling mo ba ngayon, parang ikaw lang yung mundo ng lahat ng tao na iisipin nila lahat ng mga nangyayari sa'yo. Yun ba yung parang feeling mo?
Kung feeling mo yun, tama ka, feeling mo lang yan. May ibang life yung mga tao. They may at one point feel like, yes, ikaw yung bida ng buhay nila or tinitingala ka nila. May mga ganun silang instances. Pero at the end of the day, may sarili po silang buhay na atupagi. Ah, wala silang pakialam sa'yo. Wala na rin silang pakialam sa'yo. So dapat wala ka na lang din pakialam sa iisipin nila. Correct. Sige, para magkaroon ka lang ng kapanatagan, kausapin mo ulit si Jed and find the reassurance from him. Yan. Kapag nabigay na reassurance, di makampante ka na. Mm-hmm. Ngayon, ayusin mo na yung sa sarili mo. Yan. Ikaw na kasing gumagawa na napakaraming multo dyan sa isip mo. Tanggalin mo na sila isa-isa. Diba, huwag kang mapapraning. Tama. Yung kapraningan na yan, hindi maganda sa isang relasyon. It's a poison to your relationship. Nakaka-block yan ng ano, yung instead na... Mawiwirduhan kasi sa'yo yung boyfriend mo. Ano kami nga nawiwirduhan na yun. Ano to, bakit kailangan makita ng mga taong ano, llamado? Yun, di ba? Pag nawirduhan na sa'yo yung boyfriend mo, medyo di-distansya na yan. Na yan. Oo, at lahat ng kinatatakutan mo, mangyayari na. Posible, di ba? So, just enjoy the moment. Kasi kapag ka nag-worry ka too much about something that hasn't happened, di ba? It's blocking the blessings, ika nga. Yes. Di ba? Blessing naman yung relationship na meron ka with Jen. Oo nga, wala naman siyang ginawa. Wala ka na ikwento na ginawa niyang masama. Correct. Pero parang ang laki-laki ng problema mo. Kaya nga yun talaga yun. Kasi ako iniisip ko, doon ba tayo magdedwell sa nanonood siya ng ibang babae? Yun na ba yung issue? Ikaw sa sarili mo, na-resolve mo nga na hindi Na hindi yun yung issue. So, ano na? Diba? Correct. O sana mahanap mo na yung peace in your heart and peace of mind. Correct. Kasi magiging caution ng ano, ng damage sa relasyon yung dalawa. At ayaw naman natin na mangyari yun. Lalo pat malapit na ang Valentine's Day. Nako. Gusto namin happy ka. Tama. Salamat sa you for sharing your story. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Hello? Hello. Ayan na. Okay. So nakakaloka to si Des na ang daming problema sa life. Alam mo, dito pa lang sa one aspect. Kuminis na uli tayo. Kanina hindi tayo makinis. Talaga? Hindi ko napansin. Hindi ba tayo makinis kanina? Oh my gosh, ayoko ng ganun. Lakasan ang ilaw. Tiyan. Ito daw ang ilaw, di ba? Hindi, parang alam mo, nakadagdag ka pa sa worry ko. May mga worries na nga ako. Ang worry ko for you, Des, is kapag kaganyan ka, sa isang aspeto ng life mo, ibig sabihin sa marami aspeto ng life mo, worrier ka. Mm-hmm. And worrying doesn't give you positive results. Wala eh. Mabuti kung dahil sa nag-worry ka, may ginawa ka. Pero kung nag-worry ka na lang worry, wala kang ginawa, yun na. Diyan na tayo magkakaproblema, friend. And ayaw nating mangyari yon. Totoo yon. Huwag mong guluhin yung sarili mong mundo. Oo, correct. Ikaw yung may kasalanan ng lahat. Uulitin natin, madalas sinasabi ng tambalan that you are in charge of your own happiness. Oo. And you are also in charge of your own sadness. Mm-hmm. Kung bakit ka masaya ngayon, it's all because of you. Kagagawan Tama. Mo yan. Correct. Diba? So change the mindset. Ulitin natin, ano ba yung mga steps na nagbibigay sa'yo ng happiness? Mm-hmm. Then dun ka mag-dwell. Yan. Sa halip na, ang tutukan mo yung mga kapraningan mo na pwede mo, alam mo, pwede mo siyang iset aside eh. Hindi mo lang inaallow. Correct. Ano yung gusto mong gawin? Mm-hmm. 'Di ba, gusto mo nakikita, nakakausap yung jowa mo, di mag-usap kayo, magkita kayo. Gusto yes. mo kumakain kayo sabay, di gawin mo. Mm-hmm. 'Di ba? Gusto mo lagi kang maganda, di magpaganda ka. Mga ganun. Mm-hmm. Things that will make you happy. Para lang makalimutan mo yung mga kapraningan na yan. Alam mo, kasi partner, mag-dwell ka, titignan ko na naman yung cellphone correct. Niya. Totoo. Titignan ko ano kaya ang pinanood mm-hmm. niya. Diba? O kaya, yung pinaka-weird pala talaga para sa akin, ano kaya inisip na ibang tao? Iniisip ka nila, mas mahal niya ako kaysa mas mahal ko siya. Bakit ka? Diba? Parang doon talaga. Yung ano. Paano yung facial expression? Yung umiigumaga? Oo. Ano kaya iniisip? Iniisip kaya? Diba parang gano'n? Kasi partner, kunyari, yung iniisip niya yung parang phone, ano, may binu-view. Normal yun sa babaeng may ano eh, may aning-aning ibig sabihin, medyo may konti insecurity, ganyan. Pero yung ano talaga, yung
iniisip niya kaya na? Yung office mate ko kaya, iniisip niya kaya? Hindi, ano, estudyante. So, college, diba? So, yung prof ko kaya, iniisip kaya ng prof ko na ano, mas mahal ako kaysa ano? Dapat isipin ng prof ko yon na mas mahal ako. Bakit? Tsaka dapat makita nila na mas mahal ako ni Jet kaysa mahal ko siya. Hala, yung blackmate ko na yon, naiisip niya ba na mas mahal ako ni Jet? O naiisip ng blackmate ko na mas mahal ko si Jet? Naku, hindi maaari ito. Diba? Anong meron, te? Mas matindi ka sa akin, girl. Pero gusto ko yung sinabi mo kanina, partner. Meron lang ako naalala na sinabi ng isang kaibigan kong pastor. Kasi minsan, kapag halimbawa, nag-worry ang isang tao, kunyari, kahit maarte siya, biglang hindi siya nagsusuklay, biglang hindi siya nag-aayos, ganyan. Ang sabi niya sa akin, dapat kahit problemado ka, mag-aayos ka pa rin. Kung gustong-gusto mo yung, sabi mo kanina, partner, kung magpaganda ka, di ba? So kung gustong-gusto mo nagpapaganda at gustong-gusto mong maayos ka, gawin mo pa rin yun because that's godlike. Mm-hmm. At ako naman, hindi ko nakita yung that way na, nga, no, it's godlike. Why is it godlike? Kasi beautiful. Light. It's positive. Positive, 'di ba? Yung nagpaganda ka, yung nag-ayos ka, parang mga ganun. So it's godlike. Ganun. Totoo 'yun. So 'yun yung gawin mo. Mm-hmm. Huwag mo sayangin yung ano, no, yung araw na meron ka para lang maghanap ng hindi maganda sa jowa mo. Tama. 'Di ba? At hindi maganda sa nangyayari sa buhay mo. Mm-hmm. Hindi magandang habit 'yan, hindi magandang practice sa sarili 'yan. Papangit ka talaga ng maaga. Correct. Worse talagang magkakasakit ka kasi it's causing you so much stress. Mm-hmm. Yung stress, ulitin natin 'yan, na deadly 'yan. Totoo. Hindi lang natin napapansin, marami namamatay na maaga dahil sa stress. Mm-hmm. Kakaisip ng kung ano-ano, nadadamay ang mga body functions. At pag nag-malfunction ang mga body parts natin, nako, delicates na. Alam mo, meron nga ako nabasa. Dapat chill lang, kampante nga lang tayo eh, di ba? Correct. Nag-enjoy lang dapat. May nabasa kong ganyan, di ba sabi mo, parang ano, hindi natin namamalayan. So merong isang doctor na oncologist, so sa cancer, sa makita niya pa lang yung pasyente, alam niya na kagad kung magtatagal o hindi. I mean, sa outlook, sa POV, sa mindset. So kapag yung pasyente, alam niya yung talagang down na down lagi, parang worrier, parang ano, alam niya na may posibilidad talaga mas maiksi yung life. Pero as opposed to, siguro based on his experience, no, ikukumpara dun sa mga talagang yung bang positibo, go, lalaban ako, parang ganun, mas nagtatagal din daw talaga yung mga ganun. Totoo. Wala lang, naidagdag lamang na may effect po sa health ng isang tao yung masyadong yung masyadong nag-worry at masyadong nagsistress out. Okay, docs? Correct. Bawasan ng worries, ha, Jed. Hindi maganda yan sa katawan. Tama. Huwag kang gagawa ng multo. Oh, sa sarili mong isip. Tandaan, pa Valentine's Day, hindi pa Halloween, di ba? Pa Chinese New Year, hindi pa Halloween, ha? Huwag mag-overthink. Correct. Salamat, Des. Find your happy triggers. Yes, yun ang pinaka-importante. Mm-hmm. It's a weekend. Know your happy trigger, and if your happy trigger is also Jed, then spend a great weekend with Jed. Yes. Without worrying about anything. Correct. Okay, docs. Osha, salamat sa iyo, Des, at sa lahat ng mga tambalanisa na nakaantabay sa atin. Bye-bye. Happy weekend, everyone. Sasakyan si Kai.